Hi, mga bakasyonistas! Hi, mga mamshies out there! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, attend ko birthday sa ako ang close friend na si Madam Jude Gabato. Jude was my co-sangguniang kabataan 2007, I think, yes, 2007. So, we're friends for more than 10 years na. Daghan kaimig na agyaan ani ni Jude, no? I saw her angat kinabuhi. So, chika lang ako gamay na sa amo ang friendship ni Jude, na ayun ang mga gamay nga bikil, mga inana. But then, sa amo ang 10 years, mula ba yun ang among pagkasinabot? Pagkasinabot sa kay laagan siya, laagan sa ko. So, una, college pa ko, no? Every time, human ang exam, midterm, or unsa na, finals mo yun. Na, yun, present should me. As in, present should me ang mga classmates. Of course, na si Jude, na si Richard. Present yun, miss tanang lain-lain nga diskuhan diha sa Manggo. Laag na gyud na si Jude sa una. So si Jude, makeup artist na gyud na siya. Apil siya sa Makeup Artist of Cebu na organization anya. Iyahang pagpaningkamot, then naa siya iyahang na put up na business na Jude Gabato Salon naa sa B. Rama Avenue sa English, Guadalupe, Cebu City. So naa dito ang iyahang salon by appointment. So if you want your hair be fixed, kung unsa pa, nails and hair and nails, uguban pang mga services like permalash o kanang mga inana, then adto lang mo sa iyahang salon, pagpa-appointment lang mo. Naalang mo i-chika ninyo, no, kay since naisigutan naman good na to ang amo ang friendship ni Jude sa una. 2 years ago, actually, nagsabot mi na mga dumi og Hong Kong. That was July of 2018. Ana, after Hong Kong, mag-Macau mi. So, ana jud ka dato kay mag-Macau. Good. Laglaag ra good. Onya dayon, pero wala nakakuyog si Jude. So she told me nga magkita na ta sa Manila. Timing sa nga mong flight how to Manila. So we stayed in Manila for 2 days, I think. Pag third day, nagkita mi ni Jude ni add to me og ni travel na sad mi padong sa Baguio. Wa ko kabaw nga unsa ang pagkahitabua nga nagka-misunderstanding mi didto ni Jude sa Baguio. That was August of 2018. I can't forget yun, anak, kay nagkabikil yun mi ni Jude didto sa Baguio. And then kuyog sad sa Richard. So there are 2 sides of this story. Mine is, I just keep it to myself. Kung unsa mong giawayan, basta plain and simple ra gyud kay mong giawayan ni Jude. Ambot lang siguro kay gikapoy sad sa biyahe o nya nang laag pa mis bagyo pag himan-himan pag second day murag nagkabikil na man gyud mi. So moto ni una ko anak ko Richard. Narani mo day, narani mo kung mag mo uban ka na ko, mo na ko Clark kay Clark Cebu man ang akong flight, or mo uban pa ka ni Jude diha mag-tour pa mo dari sa Baguio. Basta ako, I wanna go home kay I miss Cebu. Ana, ni kuyog naman sa si Richard na ako. So, ang type of kanang away na mo ni Jude, dili verbal, kundi silent war. wala mi actually, sa akong ma-recall, wala na mi nagtingog na putol amo ang communication for 2 years and 3 months to be exact. So 2 years and 3 months mi wala nagatingog. Unsang pagkahitabo, I didn't expect na magkauli pa mo buot ni Jude. Gamay rin bikil, and then tungod sa mong mga ego, honestly, attitude po ko kay akong giputol ang mong communication ni Jude because grabe yun akong kahiubos ato ba. Nya, kanang ni ako lang yung gichika, no? Sorry, madam, ha? Wala lang. Chika lang yun ako. Grabe siya kung kahiubos ni Jude. Ano sa mani? Niya, anak na ko ato nga kanyang i-block. Giblock yun ako si Jude, honestly. Kabaw yun na siya, anak. Because nahita man siya na ako. Nangita siya na ako. Nung tanong siyang Richard. Di, nalagay ko kakita ni Donna. Siya. As Richard, law, akrab ako. Kabaw, madam. Pero kabagod siya nga akong giblock. And then, attitude, di ba? Attitude, Jude niya. They're asking you, unsa na mo pagkakuan, pagkauli ang among buot ni Jude. Simple rugged kaayo. It was the birthday of Richard.
Kay si Richard usa sa hinungdan nganong gaaway ni sa bagyo. Siya pud ang hinungdan nganong nagkauli ni. So birthday niya November last year. Padung nakusood sa gate nila Richard. Kanta na ko, happy birthday. Nag-video pa ko. Na-shock ko pag ana na ko sa camera sa video. Na-ana si Jude dito. Wa ko katingog. Nibalik ko sa kong agi. Kaya wa ko kabaon sa reaction. Kaya ka na ganing wa mo nagtingog for 2 years. O niya, mukalit lang magkita. Murag, unsa kong i-react. And then it never crossed my mind na mo adto si Jude sa birthday na Richard. Adto pod ko na. Adto kong mga ate. Wala Jude, wala Jude, bakas na na muadto de Isaiah. So wala ra pod, and then nagka-peace moraragway na hitabo for 2 years, no. So inana ba ang friendship na bisan pag nagka misunderstanding mo, wa mo nagtingog, humabot ang time nga time heals all the wounds, ang right time nga heal na gyud ang amo ang pagsumpaki. And then karon birthday niya, mubawi ko because 2 years sad ko wa naka-attend sa mga birthday parties pag opening sa iyahang salon, wa sa ko naka-attend because kanila ginagalalis me. And simple lang kay among gilalisan unya ang luod ko, kanila ging luuran lain mangud ko. Kay ngano kung mangluod ko, di ka kadungog na ko word, di gid ka kadungog na ko nga yaw-yawan di ka, but my silence speaks for itself. Kung di nagiti ka tinggan, naagi something wrong ni mo, naay something wrong sa tong rapport. So in anak ko ba klase nga pagkatao nga dili ko magyaw-yaw, but then ako adyong gigyo ta magtigong. So mao to nga mubawi ko ni Jude og muhatag ko gift niya. So madam, pasensya ina gyud ni, napalit ko niya siya sa Unitap. So gamit yan ni mo sa imong CR. So hope you like it, and tara uban ko kami ni Richard sa among pag-adto sa birthday ni Jude. Mwah! Bye. So, ato ang i-check, no? Balik ang akong i-gift ni Jude. Tada! Brush ni siya. Napalit na ako sa Unitap. It's the thought that counts, baya. Akong ginatagan si Jude. Ito yung nag-atutab ko, anba. Ang limpyo ko sa yung CR niya. Ang iyahang brush up, para bawal niya. Kaya di man makakuha sa mga stains sa iyahang pinakasok-sok, Jude. Anak ko, taga, regaluhan na yun din ka, madam, ang brush. Kaya ganahan siya ko malimpyo ang iyahang bawal. Kaya lain magod kayo, manggigil, magod ko. Basta di matangtang ba, murag nagi, naikuwang ba. So, ito, ako hindi ko an. Sige, palitan si Jude. Uy, bahala na, baratuhon na. Pero it's the thought that counts. Kaya para malimpyo ang imuhang bawal. So, mo na siya, hapon na, 5:40 na. So, gabiin na, kaya gawan-uwan lang sa tara, mga doon na ta. May traffic na kayong Banilad. Hi guys, so we are here in the venue of Jude Gabato's birthday. So nami karon dere, and let's check it out. What can you say? Early bird manta. Very amazing. So nagyan ni price ang atong mga early bird birthday, no? Pag-abot na si Jude, buntong naman. Ano sa ni Kaon? What a
kapag kanhagay gimi, di gutom ang pinabot ni Madam Judy. Gutom na ako, gutom kayo. Madam, mga ayaw lang gamay sa mong cake. Advance ba? Advance. Kamon itong cake. 6:30 na, madung na lang city town. Ano nang madam, ayun ang kuwai madam, ayun ang kuwai box ha? So, marami na tayo. Tinutuon man ka. Tinutuon. Raon sa ta. Tama, isa, mamalit pa mi dito sa gawas. Ang buha na lang si mong cake madam niya. Advance ba? At least, di man sa magtayo maklaro ang gibuhat na Richard. Ang higay may kaon para malibre. Nanta. Pasumuno dyan lang sa Richard ako. Supporting details sa review ko. Wakas Jude, al city na. Ano si Jude, eh? Wakas Jude, eh. Saan mo niyo, eh? May pagningon si Jude, galas 8. Kaya, tik lagi, basta lagi, inani lagi mo. Nauna may kaon si mong cake, madam. Utom kayo. Advance pa niya din yung cake. Donald Bacchanalista. Dapat may calling card. Hindi yung QR code. A QR code. Ah, kuyawan. Ang saliwi.